Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating vlog. Ang ating pong pag-uusapan dito ay patungkol sa sinasabi dito ni Baste Duterte na sasampalin daw niya si General Torres. Pag daw nakita niya. Ngayon ako, eto. Meron ako nakitang video na tingin ko talagang magpapausok pala talaga ng ilong nitong si Baste Duterte kung bakit nanggagalaiti siya at nagagalit siya dito sa mga pulis na nagbabantay doon sa harapan ng kulto. Tapos dito pa sa pagkakasibak sa 19 na station commander at sa pagkakatalaga dito kay Hansel Marantan na makailang ulit bago naging si Hansel Marantan ang naging Davao City Police Chief. Ngayon, eto, talaga palang mabubuisit si Baste Duterte dito, kaya General Torres. Alam niyo po kung bakit. Panoorin po natin. Ang pulihin din sa mga police stations, I ordered that if we nagpa-print na kami ng 200 piraso eh. Kaya makita niyo sa iba-ibang parts ng Davao City and elsewhere in the Philippines. Pinapopost ko na rin sa aming website so that it can be worldwide kasi these people has the capability to run away from the Filipinos. Nakakalat na sa iba't ibang lugar sa Davao ang wanted posters na religious leader Apollo Quiboloy at apat na kapwa akusado sa kasong child and sexual abuse at human trafficking. Nakalagay rin sa poster na pinaghahanap ang mga ito at may patong sa ulo na 10 milyong piso para kay Quiboloy habang 1 milyong piso sa kanyang co-accused na sina Jacqueline Roy, Crescenti Canada, Ingrid Canada at Sylvia Simanez. Hinihimok din ito ang publiko na magipaunayan sa mga otoridad kung may impormasyon sa kinaroroonan ng lima. Ayon kay Police Regional Office 11 Regional Director Police Brigadier General Nicholas Torres III, siya mismo ang nag-utos sa mga pulis na mag-imprenta at ipaskil sa mga pribado at matataong lugar ang wanted posters. Napakalaki pong kahihiyan niyan kay Quibulok. Diyan pa sa mismong lugar niya. Diyan pa sa mismong Davao City ka maglagay ng wanted poster. Talagang masusura sa iyo si Bastinya. Diba? Protektadong protektado nila 'yan. Amo. Kaya nga po may naglabas ng reward, 'di ba? Dahil po saan ka ba naman nakakita na itong si Quiboloy ay pinoprotektahan o pinagtatanggol ng vice presidente, ng mga senador, ng mga ibang kongresista na maka Duterte, dagdag mo pa yung mayor diyan. 'Di ba? Tapos napakarami pong diyan, napakarami nagtatanggol diyan kay Quibulok, ha. Pati nga mga ibang vlogger diyan na yata nakatira sa Davao para ipagtanggol si Quibulok. Amo! Tapos magpapalabas kayo ng wanted poster. Kaya nung nalaman ko to, nung nakita ko to, sabi ko, naku, talaga palang magagalit tong si, si General, magagalit si Baste kay General Torres. Ito'y nakakapikon, sa side ng mga makakibulok at makaduterte, nakakapikon to. Nakakabuisit to, makita mo ba naman yung sinasabi nilang son of God nila? May wanted poster sa kung saan na baluarte nila yung lugar. Diba? Kung saan yung lugar na kumbaga pinagkakapitagan talaga nila yung si Quibulok, meron pong wanted poster. Talaga palang magagalit si Baste. Ha? Kaya talagang maghihimutok, diba? Pati nga yung mga nagbabantay doon na mga kapulisan sa labas ng KOJC, ay kinokondena rin nitong si Baste Duterte. Sabi pa nga ni Baste, alam ko, sinabi pa nga niya, mas marami daw pong krimen na dapat tutukan dyan po sa Davao City. Pero bakit daw po ang tinututukan ay ito pong harapan ng KOJC. Ayan, ito yun eh. Okay. Nasaan ba? Ayun. Ito yun.
ano, sabi, oh, sa ating lugar sa Davao Region, marami tayong mga problemang pwedeng asikasuhin. Ipagpalagay natin ang problema sa droga, nagdeklara ako ng war on drugs. War on drugs, pero yung tauhan ng PSSO ng Davao City, aba, 37 yung nakalusot. Mas seryoso yung problema na yan kumpara sa kung ano ang binibintang nila kay Pastor Kibulok. At hindi naman ito direktang nakakaapekto sa buhay ng mga individual na Pilipino o Davaoenyo. Eh, ayun po kay Colonel Hansel Marantan eh. Simula daw po January hanggang May 2024, eh 41 na daw po yung nalapas tangan na kababaihan at minor de edad pa. Amo! Kaya rin hindi nakaka-apekto to sa buhay ng mga Pilipino o Davaoenyo. Eh katulad niya na baka iniidolo na ng mga manyakis na to yung manyakol na leader ng kulto. Diba? Eh, biruin mo ba naman? Ganong kataas ang, rape case dyan sa Davao City? Aba, eh, hindi pala safe ito sa mga kabataan. Ang dami pa naman dumadayo dyan ng mga kabataan para mag-aral, ha? Tapos, ganyan ang malalaman natin. Ayoy! Diba? Tapos, sinabi rin, ni General Torre, na meron daw pong, crime rate discrepancy. Baka po merong pinagtatakpan dyan. Baka sinasabi nila, ganito lang yung krimen, ganito lang kakonte. Yung pala, ganyang kalaki ang bilang ng krimen dyan. Amo! Diba? Mabuti na rin yun na nasibak yung mga yan at iniimbestigahan kasi may mga kaso pala yung mga station commander, yung 19 na tinanggal din. Yung tinanggal sa kanilang mga pwesto. Eh, dapat lang pala talaga para po malaman natin kung karapat dapat ba silang magbantay dyan sa Davao, diba? Amo! Dapat na matuwa ang ating mayor dyan na pinapangalagaan ni General Torre at inaasikaso ni Colonel Hansel Marantan ang kapakanan ng mga kababayan nating Davaoenyo na yun po pala ay medyo meron pong panganib na kinakaharap dahil nga po sa issue ng rape at sa crime rate discrepancy. Baka pinapalabas lang na safe city ang Davao, pero yun pala. Boom! Wow! I feel good! Baka meron palang talaga nga mataas na crime rate dyan. Ay, lalo pa yung issue ng droga na talaga ng mga dapat po na masugpo diyan. Yan ang pinaka dapat talaga diyan na masugpo, yung issue ng droga. Kaya po ito itong balita na ito. Nitong si General Torre, patuloy niyo lang po Police Brigadier General Nicolas Torre III. Pagpatuloy niyo lang po ang paglilinis diyan sa Davao. At malakas ang kumpiyansa, mataas ang kumpiyansa ng mga Pilipino dito kay General Torre. Kasi ito, mabuting pulis to. Hindi ito yung tiwaling pulis. Noon ngang na-involve ko doon sa isang yung nanampal ng siklista, ng batok ng siklista na dating pulis. Resign ka agad to kasi ayaw niyang mabahira ng kahit anong masamang impresyon ng kanyang pagiging pulis. Kaya talagang ito, hindi ito mahahawakan sa leeg ng kahit sinong mayor, ng kahit sinong congressman, ng kahit sino na gobernador o kahit sino ka pa, senador ka pa. Nako, malabo ka dyan kay General Torre. Kilalang kilala yan na talagang action man yan. At ito, katulad yan, di ba? Wala tayong kamalay-malay. Wanted poster ni Kibulok. Pinakalat po sa Davao, Mario. Ibig sabihin lang talaga niyan, may kinikilos, may ginagawa, at meron po talagang yag balls itong si General Torre para po talagang ipatupad ang batas at manindigan na ang batas ay batas, ang batas ay dapat sundin, ang batas ay dapat ipatupad, ang wanted ay hulihin, at ang pugante ay talagang dapat po na maipakulong at maipaharap sa korte, di ba? Para mapagtanggol niya din ang kanyang sarili. Ayaw niyo ba noon?
Ah, pag nahuli si Kibulok, di ba? Eh, may pagtatanggol niya din yung kanyang sarili sa korte. Di ba sabi niyo, ano yan, inosente. Oh, eh di wala pa lang kasalanan. Oh, eh, kita niyo, may gagastos pa ng 10 milyon. Inachat ko nga si, ano, si Pastor Kibulok. Sabi ko, magbibigay ako ng ano, 1 million para pandagdaga... Pang pambili ng shampoo ng Palmolive girl. Hindi nagre-reply. Amo! Hindi nagre-reply. Magbibigay sana ako 1 million. Ayoy! Baka marami pang shampoo yung Palmolive girl. Pag na, kapag naubos na yung shampoo nyo, chat nyo ako. Boom! Maraming tanim yung kapitbahay namin dito na aloe vera. Dadalan ko kayo. Tantong sakong aloe vera. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. At meron tayong payo sa mga dagang palengke. Hindi tayo mapapagod na magpayo sa mga dagang palengke. Hindi tayo mapapagod na magpayo sa mga naliligaw ng landas na mga supporter ni Kibulok. Ito po ang napakagandang kanta para sa inyo. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Ang mga tanga, wag kang tanga, pagkat walang gamot yan sa taong tanga, wag kang tanga, wag kang tanga-tanga, tangang-tanga, malamang na sa'yo ikay madisgrasya, pag ikay tanga. Huwag kang tanga-tanga, huwag kang tanga, kahit saan ka pupunta ay huwag kang tanga-tanga. Huwag kang tanga-tanga, pagkat walang ospital sa taong tanga. Walang ospital sa taong tanga.